Hello guys, good morning. Nakatikim na ba kayo ng mga ganito guys? Ito yung mga pagkain nila pag Chinese New Year. So yung picture na yan ay nakuha ko sa internet. So ito nga pala siya sa actual. So nag-uwi yung amo kong lalaki nito para sa amin ni Kulit. Kasi yan ang gusto namin ni Kulit. Pero yung sa amo kong babae, yung sugar cane na animal cake. So ito yung isa. So, iniwi niya ito sa bahay, niluto daw yung kwenye niya para sa food. Binigyan niya siya. Siyempre, titikin tayo. So, ang lasa nga pala nito guys ay lasang tubo. Sugar cane niya. Tapos, ito naman, tikoy. So, glutinous rice. Glutinous rice yung lasa niya. Parang siyang paluta. Tumatamis. So, parang kalamay sa atin. So, ayan. Ang gagawin lang dyan is pipirituin sa konting mantika. Sa Pilipinas, nilalagyan namin yan ng binating itlog. So, dito, hindi. So, hindi ko na rin nilalagyan. So, masarap siya, guys. Pwede siyang almusal. Pwede rin dessert. So, natry nyo ba na ba itong kainin dito, guys, sa Hong Kong? So, kung hindi pa, try nyo. Masarap siya. Para siyang kalamay. So, ngayong umaga, ito yung inalmusal ko. Ayan, naluto ko na siya. Gusto ko yung ganyan, yung mag-brown na mag-brown. At syempre malambot. Ayan. Parang sa atin din kasi kasabihan sa kanila yan, yan. Sa Chinese New Year, kailangan stick together. Kaya mahilig sila sa mga sticky na mga kakanin. Katulad nito. Ayan. Bonding kasi yan sa family. Yan ang ibig sabihin sa kanila ng mga sticky na mga pagkain. So, ito naman yung sugar cane na Chinese cake. Ayan, masarap na yun. Kain tayo. So, naisipan ko kumain ng maaga bago mag-work kasi ang daming gagawin kasi malapit ng Chinese New Year. So, ganito dito guys. Pag malapit ng Chinese New Year, talagang lahat ng alikabok ay kailangan alisin sa bahay. So, ayan. Almusal muna ang konyang bago tayo magtrabaho. Ganyan ang buhay. Kailangan ay magpalakas ng katawan bago magtrabaho ng walang humpay. So, yun lang guys. Bye-bye. Salamat sa panonood.